3:14 PM, oras natin yan sa buong Pilipinas. Welcome back sa DZDG 96.7, We Talk. You Listen. We Talk, You Listen. Mare, kailangan ko na ata magka-girlfriend. Okay. Oo, kailangan ko na magka-girlfriend. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung best friend ko kasi, may ano na, may girlfriend na din. Ito ba yung best friend mo na math teacher? Iba pa to. Si best friend, ano, si best friend Joshua Garcia. May girlfriend na. Ah. Okay. Yung si best friend, sabi, may usapan kasi kami noon, alam mo, pag kami nagbabanding noon ni Joshua Garcia, yung best friend ko siya from Manila. He's from Manila eh. Do you know him? Do you know the guy? Ang lakas ng silence. Ang lakas, lakas ng silence. Tapos, may usapan din kami nito eh. Sabi ko, wag mong yung karelasyon mo na yan, yung golf player na yan, ay wag mong ipapublic. Yan ang usapan natin para hindi ako hindi rin ako maghahanap ng jowa. Eh ngayon, ang dami rin kasi talagang mga chismose, no? Chismakers. Ayan, lumabas na yung nag-leak na. Yan, hindi pa naman confirm kung magjowa talaga sila, pero I truly believe that they are dating. Minsan just most bakit hindi mo alam? Eh kung best friend mo siya, ba't di mo na lang siya i-text? Ayan, yun, parang pards, pare, dude, pare, tsong, ano kasing, ba? Yan kasing best friend ko niyan, minsan nagliliyam sa akin eh. Yan si Joshua Garcia, yan si Paragoy, okay. Madalas yan nagliliyam sa akin. Pero sabi niya, nagdi-date ka, best friend Jiro. Si Joshua Garcia to, may gusto akong sabihin sa iyo. May dinidate na ako, isa siyang golf player. Yan, ang pangalan niya ay si, ano nga bang pangalan nito? Yan, si Emeline Vigier. Yan, di ba? Yung tatampo ako sa best friend Joshua ko. Habi ko, magkamukha pa naman tayo, tapos pinaglilihiman mo ako ng ganyan. Ay, nako. Wait lang, pa-clarify. Kung tama ang naiisip ko ng Joshua Garcia, ito yung iniwanan ni Julia Barreto. Oo, isa pa din kaya galit na galit ako kay Julia. Yung best friend ko, ba't ba sinasaktan? Ay, nako. Pero I love what Joshua said during an interview. Mm. Yan, sabi niya, not the exact word, pero sabi niya, tinatanong siya yun ng isang interview eh, bakit daw nililihim or bakit daw hindi niya ipinapublic na may dinidate na siya. Joshua, my best friend, told... Kinarira nung pagka-best friend kay Joshua Garcia. Well, sabi ni pare, hindi daw naman sa nililihim niya. It just happened na siya tsaka yung babae na pag-usapan nila na i-private na lang yung dating na nagaganap. Kasi sabi ni Joshua, ni parang Joshua, ni best friend, sabi niya, he's been with a lot of relationship na, different types of relationship. And every time na naipapublic yung dating scenario nila o yung relasyon nila, nagiging shaky daw yung relasyon. So this time, my best friend Joshua Garcia and his date, they decided not to tell it to public. Oh, pero ngayon, marami pa rin paparazzi eh. Kaya minsan naawa ako doon sa tropa ko eh, Joshua. minsan eh. Pero you know about that idea na sometimes, sabi kasi isa daw 'yan sa mga hindi mo pinapublic dapat eh. Love life. Yung mga wins mo tapos yung ano, pin mo. Yeah? Yung pin mo sa bangko. Yung bank number mo. Yung pin mo. What do you say about that premise, Marike? Nawiwindang ako dun sa bestie mo si Joshua Garcia. Oo nga, si parang Joshua. Windang ako, parang na-speechless ako. Okay. Marami pa akong hindi nababanggit sa yung mga, mga friends ko, pero soon, sasabihin din natin sa kanila. Yung number one ko kasing example of trying to keep a relationship private. and it not working out ay si Ate Taylor. Taylor Swift. Si pinsan. Oo, si pinsan Taylor. Mukha mong pinsan. Why? Kasi she tried to keep her relationship with Joe Alwyn. Okay. Parang low-key for the past 6 years. Uh-huh. So 6 years silang private, hindi sila masyadong nagpipicture together, hindi sila masyadong nagpaparazzi together kasi she's had her share of public relationships din si Ate Taylor. Siyempre, pero nag-break din naman sila ni Joe. So akala talaga namin ito na yun kasi 6 years ang tagal nila together.
eh nag-break pa rin sila. And ngayon, yung kanyang current question mark, dinidate mo ba to o hindi, eh publicly na silang nag-hangout, pero medyo low-key pa din. Kasi football player si Kuya. Okay. Umattend si Ate Taylor ng football game niya. So that's pretty public. Mm. Pero may pagka-low-key pa rin kasi wala. May pagka-low-key pa rin kasi hindi siya sobrang surrounded by paparazzi. Kasi it's, you know, a football game. Mm. Ewan ko. Ang takeaway ko dito ay it really depends on the people in a relationship. Kasi I don't think naman itong si Joshua Garcia na bestie mo has to deal with so much privacy invasion na kailangan talaga nilang itago ng itago. It's more of they just don't want the hassle. Pero ito, parang the pressure is off of them na hindi na kailangan magtago so much. Eh, ito namang si Ate Taylor. Mm. Si Pinsan. Si Pinsan. Oh, sige. Si Ate Taylor naman, everything she does is reported upon. So extra layer of hassle and pressure on her na magtago. So if she can just keep it low-key and people can be respectful, maybe it's better for her. Pero malay ko ba, hindi naman ako sikat. Mm, kaya minsan natatapo ako. Tamo, hindi ko alam yung story niya. Na yung si Pinsan Taylor Swift pala, may donate na soccer player ba? No, football player, o, oh, diba? Tatawagin ko yung mami si Pinsan Taylor. Kapagalitan ko yan. Joke lang. Pero one thing na gusto ko rin sa sinabi ni Joshua Garcia sa interview is that, sabi niya, hindi daw naman nila kailangang i-announce or something like make it public kasi the persons in the relationship naman daw ay sila lang dalawa. So they don't want the other people to be involved in that, diba? Mm-hmm. Something like that. But I think it's better na rin naman talaga na you keep your love life in private. Yan. Sabi, lalo ngayon, masyadong deceiving kasi yung mga nasa internet eh. Mayroong karamihan pa dyan na ang saya-saya nila pag nagpo-post. Pero pag yung totoong relationship naman talaga nila, sobrang shaky. Hindi talaga sila nagkakaintindihan madalas. Something like that. Yung nasa brink na talaga sila ng breakup, pero masaya sila palagi sa internet. People lie on the internet all the time. Yan na nga eh. So yeah, something like that. Pero yun nga, konting chismis lang yun, guys. Sabi ko sa inyo. Konting chismis, ito yung aming current event. tayo eh. The mix tayo eh. Kaya aluhalo talaga maabutan nyo dito. Gossip show talaga for this day's episode. Yeah. But it's now 3:22 PM. Yan po ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. Ako si Jiro. Ako si JD. Kami ang DZD G96.7. We talk. You listen. We talk. You listen.